Dito tayo sa Lake Sivan. Dito na kami ngayon sa Sivan Lake. Pagod na ako. Lawit na dila ko. Gusto na lang din naiwan dito. Ito yung St. John and yun yung St. Apostles Church. Ano pa nang gumawa? Sakit na ng ulo ko talaga mga kasingkin. Dito na kami dumaan sa shortcut. Tuwing may nagbabati sa amin, tinanong kami kung Philippines kami galing. Ang laging sabi nila, oh, kabayan! Hello mga ka-Schengen, andito na naman po nagbabalik ang pinakamabagal at pinakamahina at higit sa lahat, pinaka-urig na vlog! So for today's video mga ka-Schengen, pupunta ka tayo ngayon sa Genocide Memorial dito sa Yerevan, kung saan kinakommemorate nila ang pinihingal ako. Kasi ba naman, ang layo ng pinagbabaan sa amin. So ngayon maglalakad kami. So ito, pupunta kami dun sa isang memorial park nila or complex dito sa Yerevan. Sikat ito dahil ginawa nila to para i-commemorate yung Armenian Genocide. So tara, sirain na naman natin ang mga buhay dito. Ang layo talaga ng binabaan niya sa amin. Okay. Namali kasi siya ng daan doon. And that's my problem because... Oh, wait, no. It's not my problem. Imbis na mag-exit siya, dumiretso siya. Ay, tapos ngayon naningil pa ng... Hindi ko alam kung overpriced. Comment daw below mga ka-Schengen. Mula sa city proper hanggang dito. Siningil niya 2,000 Armenian drums. Okay lang ba yun? Sa reals, nasa 20 reals yan. So meron ditong building. Hindi ko alam kung anong para sa itong building na to. Ayan. So malayo yung lalakarin namin. At mainit. Ay, salamat mga ka-Schengen. Lapit na rin kami. Ay, agad. Let's go. Tirik na tirik pa naman yung araw. Woo! Ang pagod. Okay lang. Pampabawas din yan ang calories. Kaya, lakad. Tara mga ka-Schengen, pasukin natin. So ayun na nga, gaya na sabi ko, ginawa itong complex na to para sa in commemoration sa kanilang Armenian Genocide. Kung titingnan nyo sa history, diba, maraming pinatay na Armenian noong panahon ng Seljuk Turks. So
Siyempre, political issue nila yan. Ayaw natin mag-comment tungkol yun. Basa-basa na lang kayo about history. Pero ang alam ko, hindi ina-acknowledge ng Turkey na genocide yan. Pero hindi natin alam kung ano ba talaga. Siyempre, may kanya-kanya silang site. Ito ang isa sa mga tourist destination dito or tourist attractions dito sa city ng Yerevan. And yung monument na yan, isa sa mga parang iconic structure nila dito. And overlooking dito yung city ng Yerevan. Makikita nyo doon sa side na yun. At sa ilalim nito, mayroong museum. Pwede kayo magbayad or pumasok doon sa museum. Kung mapapansin nyo, may mga pangalan ng bawat puno dito kung sino nagtanim. Sino ang nagtanim niya? So yun na nga mga ka-Schengen, how I wish sa Philippines meron din tayong ganito kung saan ginawa or pinagkagastos yan din ng ating gobyerno para i-commemorate yung kabayanihan ng ating mga bayani. Diba? Siyempre, kahit papano inalay nila yung buhay nila sa ating bansa at kung anong freedom or anong Tagalog ng freedom? Kalayaan. Kung anong kalayaan ng meron tayo ngayon. At saka, 'di ba, maganda rin naman yung merong parang park or memorial park para sa mga bayani na pwede natin bisitahin, hindi lang yung Luneta Park. 'Di ba? Moments later. So mga ka-Schengen, dahil tapos na kami magpainit, magpapalamig muna kami dito sa mall nila. Ito ang Dalma Garden Mall. Tara! So mga ka-Schengen, ito na. Hindi talaga papatigil kami, di ba? Kahit nandito. Para sa ekonomiya ba? Ito. Ito. Parang ito sa akin. Ito yung jagged. Try mo. So ito guys, pasusweldo lang namin sa YouTube. Sa YouTube? So ito ang aming pinamit. Ano, for 1 week na damit. Wow, ang hirap. So ito na nga. Nag-shoplifting na naman ito. Pati gusto mo. Wait, maglibot ka. Iba ka may seeking. Sige, ikot-ikot po na kami mga ka-Schengen. Later. Hello mga ka-Schengen. So, nakalis na kami na sa mall. At lumipat na naman kami ng lugar para lakad-lakaran. Warning lang nga pala mga ka-Schengen. Dito nga pala sa Armenia, di lang naman dito, kahit sa ibang lugar. Marami talaga manloloko, kaya mag-iingat kayo sa mga taxi driver. Mas mabuti pa yung makipagtawaran kayo bago kayo sumakay kesa sasakay kayo ng hindi kayo na sinasabihan kayo na imi-metro. Kasi kanina, meron na naman kaming pambubudol na naman na naganap. Itong taxi driver, tinatanong namin kung magkano papunta galing doon sa mall, malapit doon sa may Genocide Memorial, papunta dito sa Republic Square. Nakita ko talaga, pinatay niya. At saka yung metro niya, cellphone. Kailan pa naging metro ang cellphone? Hindi man nakapunit na. Oo. So, tapos bigla niyang pinatay. Akala niya naman,
madali-dali niya ako maluloko. Diyos ko Lord, ang dami ko ng biyahe na pinagdaanan at marami ng hilaan ng mga snatcher at kung ano-ano pa. Tapos siyang taxi driver. Isipin mo 5,600 drams, babayaran mo siya na ang lapit-lapit. Pwede nga namin lakarin kung wala lang kaming dala dito ngayon. Eh. Bumaba ako at nag-withdraw ko dun. Tapos siya, binidyohan niya para matakot. Eh syempre, pag nabidyohan pa naman, may ebidensya kami ipapakita sa mga polis pag ganun. So mga ka-Schengen, warning lang, ingat-ingat lang. So ngayon, huwag natin sirain ang ating mood dahil kailangan masaya lang tayo sa ating mga biyahe. Yun lang. Hello mga maka-Schengen, nandito na mga maka-Schengen. Hello mga ka-Schengen, nandito na kami ngayon sa Republic Square. Ayan. Pag-gabi mga ka-Schengen, meron ditong dancing fountain. Maagapa eh, so wala pa itong fountain. Yan. So hindi ko rin alam kung gagana yan pag ngayong summer. Pero maganda dito pag-gabi. Dati, meron dito nakalagay na sign na I love Yerevan, pero nawala na. Siya nga pala, pag nandito kayo sa Republic Square, may police station dito na mobile. Pwede nyo puntahan kung kailangan. Ayun, no? Ay, malapit lang siya. Ugod lang sa kanya. So, pag may nangloko sa inyo, takbo lang kayo dyan. Since I'm on.